Kapag ang isang pasyente ay may severe bleeding, may iba't ibang paraan na maaaring gawin upang mapaampat ang pagdurugo gaya ng pag-elevate ng sugat, pag-a-apply ng direct pressure. Pero kung hindi pa rin tumigil ang pagdurugo, ang last resort para matigil ang severe bleeding ay ang pagsasagawa ng tourniquet. Narito ang steps sa pagsasagawa ng tourniquet. Una, when dealing with blood, tandaan na magsuot ng BSI o body substance isolation kahit pakasama nyo sa bahay ang pasyente. Magsuot ng necessary equipment gaya ng gloves, mask at face shield. Kapag handa na, mag-apply ng direct pressure sa sugat. I-elevate o iangat ang bahagi ng katawan na nagdurugo ng mas mataas sa puso para mabawasan ang bleeding. Matapos i-elevate ay maglagay ng pressure bandage sa injured part. Makakatulong ito upang lalong mabawasan ang pagdurugo. Kung tuloy pa rin ang pagdurugo, magdagdag ng dressing at i-secure ng panibagong bandage. Kapag tapos na ang steps na ito at patuloy pa rin ang pagdurugo, maaaring maglagay ng tourniquet. Una, i-open ang tourniquet strap. Ilagay ang tourniquet sa itaas na bahagi ng injured part na may sukat na 2 daliri. Tandaan, huwag mismo sa sugat ilagay ang tourniquet. Pihitin ng windlass rod hanggang tumigil ang pagdurugo. Matapos pihitin ng rod, ay ilagay ito sa windlass clip upang hindi umikot pabalik ang rod. I-secure ang rod gamit ang windlass strap. Huwag kalimutang i-note ang oras kung kailan natapos ang proseso. Kung wala tayong equipment para sa tourniquet, maaaring gumawa ng mga improvise. Paalala, huwag gumamit ng mga materyales na masyadong manipis na maaaring magresulta sa pagkasugat ng katawan ng pasyente, gaya na lamang ng wire at tali. Kumuha ng triangular bandage. Itupi ito hanggang sa makabuo ng narrow cravat. Pagkatapos ay gumawa ng buhol sa itaas na bahagi ng injured part. Tandaan, hindi mismo sa sugat itatali ang bandage, kundi malapit lamang sa sugat. Kapag naitali na ang bandage, maglagay ng improvised windlass rod gaya ng ballpen o kahit na anong stick na hindi madaling mabali. Matapos makapaglagay ng improvised rod, itali ang rod sa pagitan ng una at ikalawang buhol. Pihitin lamang ang improvised rod hanggang tumigil ang pagdurugo. I-secure ang improvised rod gamit ang dulo ng triangular bandage. Tandaan na ang pagsasagawa ng tourniquet ay last resort lamang sa isang severe bleeding case. Unahin pa rin ang pag-a-apply ng direct pressure, pag-elevate ng sugat at pagdaragdag ng dressing upang mapigil ang pagdurugo. Kung tuloy-tuloy pa rin ang bleeding, saka lamang tayo mag-a-apply ng tourniquet. Hindi rin tayo naglalagay ng tourniquet sa mga junction area ng katawan gaya ng siko, tuhod at balikat. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.